nag-issue na ng cease and desist order ang Food and Drug Administration laban sa Fabunan antiviral injections. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi pa rin ito nag-a-apply para sa Certificate of Product Registration. Matatanda ang kumalat sa social media na ginagamit ang naturang bakuna sa Zambales bilang pangontra umano sa COVID-19. Gayun ng DOH, ang mga gamot na hindi pa nakakapasa sa clinical trial at hindi rehistrado sa FDA ay hindi maaaring ipagamit sa tao. Babala ng kagawaran. Maaring kasuhan ang sinumang mahuling gumagamit ng Fabunan antiviral injections. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. At ako po ay talagang napalive ngayon dahil sa nangyari. Alam niyo po, ang issue ngayon ay talagang mabigat. May problema tayo sa COVID, pero ang DOH, parang nakikita ko, problema nila ang pabunan. Bakit naman po ganon? Yung mga kumakalat ng mga litrato sa social media, panahon pa ni Kupong-Kupong yun, mga ginagamot nila. Hindi naman po ginagamit ngayon. At paano nga po gamitin ngayon? Nakasilg nga po ang ating gamot dahil nag-issue ng cease and desist order noon. Ngayon, nag-issue na naman ang FDA natin ngayon at narinig nyo naman na nag-issue na naman sila ng cease and desist order. Wala na pong katapusan. Paano nga po kami makapag-apply ng CPR na sa application ng online pa lang, isa lang na kulang, hindi na makapag-proceed sa system nila. At aside from that, hindi pa namin na i-apply yung CPR namin, may lumabas na naman ng mga advisory ng FDA natin na binagbabawal yung proking na yan at yung hiningian namin ng requirements na manufacturing company, kine-question din kami bakit daw binabawal dito sa Pilipinas yung proking na produkto nila. Kaya umahaba yung proseso, imbis na mabigyan na po kami ng kailangan namin, nalaman nila yung nangyari na may advisory ang FDA. Alam naman nila, sabi nga nila, this is an FDA approved in Germany. At alam naman natin na noong mga panahon ay may BPAD approval yan dahil dito po yan ginagawa. Ngayon po, ang sitwasyon natin ay talagang kawawa ang mga Pilipino kung kinakain tayo ng maling sistema. Tama, ang FDA, implement nila ang regulasyon. Yan ang batas. Pero tignan po natin, buksan po natin ang ating mga mata. Ano yung sitwasyon ngayon? Anong kasalukuyan na nangyayari ngayon? Nasa pandemic po tayo ngayon. Dapat, ang marinig namin sa inyo ay hayaan nyo itong pabunan na inaasahan ng sambayan ng Pilipino ng maraming mga umaasa ay tutulungan namin maayos upang masubukan na yan. Sana ganun ang marinig namin. Pero mali po, hindi po namin naririnig yun. Kundi puro nakita namin na parang sinisingle out ang pabunan. Bakit ang ibang mga gamot dyan na ginagamit na hindi naman nakaristo? Ha? Bakit hindi nila nabibigyan ng advisory? Nalalaman na namin, meron ng ibang ospital na gumagamit, sumusubok. Bakit hindi po nila gamitin yan? Dito po sa pabunan, ang sa amin, ang kila doktor ay gustong makatulong. Ito ay compassionate offer. Compassionate use para sa tao. Pero ang nakita namin, talagang wala na pong tsansa. Sarado na ang pintuan ng FDA natin sa mga nakikita namin. Dahil nahihirapan po kami mag-provide ng requirements ng CPR na yan. Kailan pa mangyayari yan? Samantalang marami akong napagtanungan, umaabot yan ng 3 to 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years.
Sana po, huwag naman ganyan. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Sasabihin nyo dyan na makakasuhan. O, yung mga ginamot nila noon, na libo-libong nagkaroon ng dengue, na ginamit yung pabunan antiviral injection, kakasuhan nyo ba? Yung mga nakalipas na nagpagamot, kakasuhan nyo ba? Ngayon, ang tanong ko, sinasabi nyo mismo, panahon na naman ng tag-ulan, meron ng mga dengue, meron may COVID, maghalo-halo yan, lalo lang maging critical ang kondisyon ng mga tao na yan. So, papaano yung mga umaasa na nagamot na nila noon, natulungan na nila yon? Ngayon, ang ginawa nyo, talagang pinutulan nyo na ng buong buo, paa, kamay, pakpak at ulo ang mga pabunan. Yan lang ang nakita ko. Bakit naman po nyo sinisingle out ang mga pabunan? Yun lang po. Sana gumising kayo at huwag tayong kainin ng bulok na sistema. Maraming maraming salamat po sa mga taga-suporta ng FAI. Ako ay nagpapasalamat dahil nandiyan kayo at hindi kayo bumibitaw. Alam ko, ang Diyos ay hindi tulog. Alam niya kung anong nangyayari at alam ko magtatagumpay tayo. Maraming maraming salamat. Kamusta po kayo lahat? Sana po inasa mabuti po kayong kalagayan ngayong oras na ito. Ano po? Napakarami na po nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hindi na po natin alam kung ano ang ating uunahin at anong hindi. Ano po? Ayan. Babasagin ko lang po yung aking katahimikan dahil napakarami pong nagsasabi, tumatawag, nagtetext, nagchat-chat po sa akin na ako daw po isang tanga, isang bobo, takotsyaba, isang hayop, nagpapaloko, at nagpapagamit. Ayan. At bago po ako mag-umpisa, ay nais ko po munang magpasintabi, lalong-lalo na po doon sa mga bashers ni Sir Francis Leo Marcos. Yan po ay sarili niyong paniniwala. Pinaninindigan niyo po yan, wala po akong magagawa dyan. Kaya alam po, ang akin po paniniwala ay aking paniniwala mismo. At huwag po sana tayo magbanggaan. Ano po? At ito naman pong ikukwento ko sa inyo, ang ipapakita ko po sa inyo yung mga tunay lang na nangyari at tunay na naganap. Yan. Wala po kaming personal na pagkakakilanlan ni Mr. Francis Leo Marcos. Nasubaybay ko lang po siya. Paano ko ba siya nasubaybayan? Paano ko siya nakita? At paano ko siya inidolo? Panoodin po natin. Yan po ang detalyadong nangyari simula nung nagkakilala kami. Kinuha ko yung bigas, pinuntahan ko siya, inuuwi ko, nirepack namin, ipinamigay namin. Yan po ay totoong nangyari. Kaya naman po, doon sa mga nagsasabi na hindi naman daw po totoo, yung mga ipinamimigay ng bigas ni Sir Francis Leo Marcos, yan po, kayo na po ang humusga. Noong araw, marami na rin nagbubulong sa akin, nagsasabi sa akin, si Sir Francis Leo Marcos daw, isa manloloko, manggagancho, bogus, fake news. Yan. So nag-iisip din naman ako, syempre. Ang iniisip ko lang, ano bang mapapala nung tao na to sa akin? Isang ordinaryong komedyante lang ako, isang mahirap na tao, bibigyan niya ng 100 sakong bigas. Magkano yun? Sabi ko, ang laki nun. Walang basta-basta magbibigay sa iyo ng bigas, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na talaga namang ang tao ay hirap na hirap at mga walang trabaho. Wala naman akong nakita sa kanya, kundi kabutihan na kanya mga ginagawa. Pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng bigas, at pag-challenge niya doon sa mga mayayaman na dyan siya nagka-problema. At alam naman nating lahat yan, na talaga namang napakaraming tinamaan. Ngayong panahon na to, napakasama ng tingin ng ibang tao sa kanya. Kung ano-ano sinasabi, masasakit para sa isang tao na tumutulong sa kanyang kapwa. Ang tanong ko, kaibigan, bashers, talaga bang kilala mo si Sir Francis Leo Marcos? Or baka naman nasagap mo lang ang chismis na yan? Ako kaya ko sinasabi to kasi personal ko siyang nakilala at personal niya akong tinulungan. Tapos tayo at sa hindi, tayo pong mga tao, lahat po tayo makasalanan. At lahat po tayo ay may panahon at may pagkakataon na magbago at maituwid
kung ano man mga mali nating nagawa, lalong-lalo na sa ating kapwa. Tingnan na lang po natin sana ayun po mga kabutihan na mga ginagawa ng ating mga kapwa. Ngayon, kung yung pong tao talaga ay may mga kasalanan sa batas na po natin yan ipaubaya. Ano po? Kasi may batas po tayo na dapat po natin sundin. Kung talaga si Sir Francis Leo Marcos ay may kasalanan, yan naman po ay kayang-kaya niyang sagutin sa kanyang sariling salita. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, o hindi kung kanino man tao, kundi doon po sa tao na inaakusahan po natin kahit hindi naman natin siya masyadong kilalang nalubos. Kaya po sa inyo lahat, mga kapwa ko Pilipino, maraming maraming salamat po. Doon po sa mga hindi naniniwala kay Sir Francis at doon po sa naniniwala kay Sir Francis, sana po ay tayo magkaisa na po. Huwag na po sana tayo magpukulan ng kung ano-ano mang dumi sa ating mga muka. Ipagpaubaya na lang po natin sa batas ang lahat pong nangyayaring ito. May batas po tayo na mas may higit na nalalaman kaysa sa atin lahat. Huwag na po tayo makisawsaw. Ang isipin na lang po natin, ito pong ating pinagdadaanan na talaga naman pong napakahirap at tayo pong lahat ay umaasa sa ating buong may kapal na tayo po ay kanyang matutulungan at matatapos po itong ating pinagdadaanan na pandemya, gutom, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Pangulo ng ating Pilipinas, ang Ama ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po tayong lahat at mamatay ka ng COVID ka. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe everyone. Mahal po kayo ni Romy. Maraming salamat.